Masayang araw mga ka-AP, oras na upang sama-sama tayong matuto sa Araling Panlipunan 6. Gaya ng lagi nating ginagawa, tayong lahat ay umupo ng maayos, itoon ang pakinig at nakikibahagi sa ating talakayan. Handa na ba? Kung kayo'y handa na, sisimulan na natin ang ating paglalakbay sa ating mayamang kasaysayan. Tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa mga programang ipinatupad sa panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Handa ka na bang matuto? Narito ang ating layunin para sa araw na ito. Natatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Dahil nais kong mas lalong maunawaan ang ating aralin, naghanda ako ng mga talasalitaan na tiyak na makatutulong sa atin. Tara, basahin at unawain natin ang mga ito. Infrastruktura. Ito ay ang mga gawa ng tao tulad ng daanan, tulay, daungan, paliparan, at iba pa na nagpapagaan ng buhay ng tao. Rural, ito ay pamayanan sa lalawigan, buhay sa bukid o lalawigan, hinggil sa agrikultura. Urban, ito ay pamayanan sa bayan o lungsod, may malaking populasyon, maraming mga gusali at infrastruktura. Katiwalian, pagnakaw ng opisyal ng pamahalaan ng pera at kayamanan ng pamahalaan. Maraming uri ng katiwalian tulad ng padrino o at maikling oras sa paglingkod sa taong bayan. Suliranin, problema, kaganapan na kadalasan ay nagpapahirap at nakaapekto sa isang tao o pangkat ng tao. Ang suliranin ay dapat lutasin ang tao o pangkat ng tao na humaharap nito. Alam kong sabik na sabik ka na sa ating talakayan, subalit bago tayo magpatuloy, nais ko munang ikaw ay bigyan ng isang pagganlak na gawain upang maihanda ang iyong kaisipan. Kumuha ka ng panulat at kwaderno upang magsagot. Narito ang panuto. Tignan ang mga larawan at pangalan ng mga pangulo sa ibaba. Lagyan ng check ang kahon kung sila ay namuno sa panahon ng Ikatlong Republika at lagyan naman ng X kung hindi. Binabati kita at nasagot mo ang ating ginawang pagsasanay. Inaasahan ko na patuloy kang makikinig at susubaybay sa susunod nating pagsasama. Panoorin mo ang kasunod na video. Masayang araw mga ka-AP, oras na upang sama-sama tayong matuto sa Araling Panlipunan 6. Gaya ng lagi nating ginagawa tayong lahat ay umupo ng maayos, ituon ang pakinig at makibahagi sa ating talakayan. Handa na ba? Kahanga-hanga. Naaalala mo ba ang ating tinalakay noong nakaraan? Iniisa-isa natin ang mga talasalitaan gaya ng infrastruktura, rural, urban, katiwalian at suliranin. Natukoy mo na rin ang mga pangulong na mahala sa Pilipinas sa Ikatlong Republika. Kaya naman ngayong araw, maglalakbay tayong muli upang alamin ang mga programang ipinatupad sa panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Halika, samahan mo ako. Ang pamumuno ni Pangulong Ferdinand E. Marcos noong 1965 hanggang 1972. Matapos ang halalan noong 1965 ay nahalal na ika-anim na Pangulo ng Ikatlong Republika si Ferdinand E. Marcos. Siya rin ang ikasampung Pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Ipinanganak siya noong September 11, 1917. Masasabing kahit papaano ay nakabangon na mula sa pagkasira ng ikalawang digmaang pandaigdig ang Pilipinas.
Minana ni Pangulong Ferdinand Marcos mula sa mga nakaraang pangulo ng ikatlong republika ang mas maunlad na Pilipinas. Mula rito ay ninais pa ni Pangulong Ferdinand Marcos na paunlarin ang bansa sa pamamagitan ng pagpatayo ng mga infrastruktura tulad ng mga daanan, tulay, daungan at iba pa. Ang mga infrastrukturang ito ay siyang mag-uugnay upang ang mga produktong agrikultural na mula sa mga taniman ay mararating ang mga pamilihan. Nakatulong din ito upang madala ang mga produkto ng mga pamayanang rural patungo sa mga pamayanang urban. Isa sa proyektong ito ay ang Daang Maharlika o Maharlika Highway na sinimulang gawin noong 1965. Ang Daang Maharlika ay nagsisimula sa Ilocos sa hilagang bahagi ng Luzon at nagtatapos sa lungsod ng Zamboanga sa Mindanao. Ito ay ang pagpapagawa ng North Luzon Expressway na natapos noong 1968 na nagbigay ng mabilis na paraan ng paglalakbay sa pagitan ng Maynila at hilagang bahagi ng Luzon. Noong 1969 ay sinimulan din ang pagpagawa ng tulay ng San Juanico na siyang nagdugtong sa pulo ng Samar at Leyte. Nang matapos ang tulay ng San Juanico, ito ang naging pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Hindi lamang mga infrastruktura ang ipinatayo ni Pangulong Ferdinand Marcos. Pinasinayaan din noong 1969 ang gusali ng Cultural Center of the Philippines na naging sentro ng pagpaunlad ng sining at kultura ng bansa. Gayunpaman, ang malaking bahagi ng salaping ginastos sa mga proyektong ito ay inutang ng pamahalaan sa mga pandaigdigang bangko tulad ng World Bank at International Monetary Fund. Hanggang sa kasalukuyan ay binabayaran pa rin ng mga Pilipino ang mga inutang ni Pangulong Ferdinand Marcos. Malaking bahagi ng mga salaping inutang ay napunta sa katiwalian ng pamilya Marcos at mga opisyales ng pamahalaan. Ang mga mamayang Pilipino ang patuloy na nagbabayad ng inutang ng Pangulong Marcos sa pamamagitan ng kanilang buwis. Sinimulan din niya ang mga proyekto tulad ng Green Revolution at pagpaparami ng produksyon ng mais at bigas na tinawag na Miracle Rice. Pinalakas din ang mga kilusang kooperatiba at pakipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Naganap noong 1968 ang Javida Massacre o pagpatay sa mga sundalong Muslim sa pulo ng Corregidor. Ang mga sundalong Muslim na ito ay nasa Corregidor upang lihim na magsanay para sa planong pagsakop sa Sabah, Malaysia ng Pilipinas. Isang kontrobersya naman ang naganap sa unang termo ni Pangulong Ferdinand Marcos na naging daan sa pagsimula ng kaguluhan sa pulo ng Mindanao. Plano ng Pilipinas, pinatay ng pamahalaan ang lahat ng mga sundalong Muslim na nagsasanay upang walang maging patunay sa lihim na planong ito. Gayunpaman, may isang sundalong Muslim ang nakatakas at nagkwento ng lahat ng kaganapan. Nagalit ang mga Muslim ng Mindanao dahil sa pagpatay ng kanilang mga kasamahan at sila ay humingi ng hustisya. Itinatag noong 1972 ang Moro National Liberation Front o MNLF upang ipaglaban ang paghihwalay ng mga Muslim ng Mindanao sa Pilipinas. Sa kasamang palad, wala ni isa sa mga nadawit na opisyal ng pamahalaan ang naparusahan. Ito ang nagbigay daan sa pagnanais ng mga Muslim ng Mindanao na humiwalay sa bansang Pilipinas na ang malaking bahagi ng populasyon ay Kristiyano. Unti-unting ring lumakas ang New People's Army o NPA ng Partido Komunista ng Pilipinas. Marami ang mahirap na magsasaka at manggagawang Pilipino ang nahikayat ng armadong grupo ito dahil na rin sa napabayaan sila ng pamahalaan. Sa pagkabuo ng MNLF at paglakas ng NPA ay naging dalawa ang armadong pangkat na kumakalaban sa pamahalaan.
Upang harapin ang mga hamong ito, pinalakas ni Pangulong Ferdinand Marcos ang hukbong sanatahan ng bansa. Binigyan niya ito ng malaking pondo at hinayaang magtagal sa katungkulan ang mga heneral nito. Maraming nagsabi na ang pagpapabor ni Pangulong Ferdinand Marcos sa hukbong sanatahan ang naging dahilan kung bakit mas tapat sila sa pangulo kaysa sa bayan. Sa ikalawang termino ni Pangulong Marcos, napakaraming sigalot at katiwalian ang naganap sa loob ng pamahalaan na nagtulak sa mga Pilipino na mawalan ng tiwala sa administrasyon. Maliban sa pagsasaayos ng Pilipinas, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, marami pang mga suliranin at hamong kinaharap ang ikatlong republika. Isa sa mga hamong ito ay ang mga rebelyon ng mga armadong grupo laban sa pamahalaan. Naging laganap ang katiwalian, bumaba ang ekonomiya, maraming nawala ng hanap buhay at tumaas ang bilang ng mahihirap. Kasabay ng mga ito ang maraming pagkakulong at pagkawala ng mga mamayang Pilipino, pati na ang pagtaas ng kriminalidad sa bansa. Sa kalagitnaan ng mga suliraning ito, nagdeklara si Pangulong Marcos ng batas militar. Tumagal din sa posisyon si Pangulong Marcos ng halos 20 years bago siya mapatalsik ng sambayan ng Pilipino sa isang mapayapang revolusyon na tinawag na EDSA People Power. Inaasahan ko na patuloy kang makikinig at susubaybay sa susunod nating pagsasama. Panoorin mo ang kasunod na video. Magandang araw! Magandang araw mga ka-AP, oras na upang magsama-sama tayong matuto sa Araling Panlipunan 6. Gaya ng lagi nating ginagawa, tayo ay umupo ng maayos, ituon ang pakikinig at makibahagi sa ating talakayan. Handa na ba? Mahusay. Naalala mo ba ang ating mga tinalakay noong nakaraan? Tinalakay natin ang tungkol sa mga magaganda at malungkot na pangyayari sa ating kasaysayan sa panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Halika, samahan mong muli ako. Sa bahagi ito ng ating talakayin, nais kong alamin kung marami kang natutuhan. Kaya't halika, samahan mo ako sa isang pagsasangay, sabayan mo ako sa pagbasa. Narito ang panuto. Tukuyin kung ang mga sumusunod ay mabuti o hindi para sa mamayang Pilipino. Isulat ang mabuti kung ito ay nakabubuti para sa mga Pilipino at masama naman kung hindi. Para sa unang bilang, pagpatayo ng mga infrastruktura, ang tamang sagot ay mabuti. Para sa ikalawang bilang, Green Revolution, ang tamang sagot ay mabuti. Ikatlong bilang, Miracle Rice, ang tamang sagot ay mabuti. Number 4, pagkawala ng tiwala sa pamahalaan. Ito ay masama. Number 5, pagbaba ng bilang ng may hanap buhay. Ang tamang sagot ay masama. Number 6, pagpatayo ng mga silid-aralan. Ang tamang sagot ay mabuti. Number 7, pagpagawa ng mga tulay at daan. Ang tamang sagot ay mabuti. Number 8, pagtaas ng kriminalidad. Ito ay masama. Number 9, katiwalian sa gobyerno, ang tamang sagot ay masama. Number 10, paglakas na ugnayan panlabas ng Pilipinas, ang tamang sagot ay mabuti. Nais kong iwan sa inyo ang mahalagang impormasyon ito, halika basahin natin. Una, nahalal na ika-anim na Pangulo ng Ikatlong Republika si Ferdinand E. Marcos. Siya rin ang ika-10 Pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Naging pangunahing pinagtuunan ng pansin ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pagpaunlad ng infrastruktura ng bansa. Ikalawa, sa pagkakatatag ng Moro National Liberation Front o MNLF, matapos ang Javid Massacre sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos, naging dalawa ang armadong pangkat na kumakalaban sa pamahalaan. Ang isa pa ay ang New People's Army ng Partido Komunista ng Pilipinas.
Panghuli, maraming mga suliranin at hamong kinaharap ang ikatlong republika tulad ng mga rebelyon, katiwalian sa pamahalaan at mga natural na kalamidad na naranasan ng Pilipinas. Bago natin tapusin ang ating aralin, nais kong iwan sa inyo ang isang gawain. Nakilala si Pangulong Ferdinand Marcos dahil sa mga infrastruktura at daanan na ipatayo ng kanyang administrasyon. Gayunpaman, ang salaping ginastos sa mga proyektong ito ay inutang ng pamahalaan sa mga pandaigdigang bangko na siyang binabayaran natin sa kasalukuyan hanggang sa taong 2025. Malaking bahagi ng mga salaping ito ay inutang ay napunta sa katiwalian ng mga opisyalis ng pamahalaan. Gamit ang kaalamang ito, sagutin ang mga katanungan sa ibaba sa pamamagitan ng isang sanaysay. Narito ang mga pangprosesong katanungan. Una, ano ang iyong opinyon sa pagpatayo ng mga infrastruktura na ang pondo ay mula sa pag-utang? Ikalawa, paano nakaapekto sa kasalukuyan ang pagbabayad ng inutang ng Administrasyong Marcos? Ikatlo, sa inyong palagay, naging epektibo ba ang mga proyekto ni Pangulong Marcos sa pagtugon sa mga suliranin ng bansa? Kasi siyang iyong